Let's go, buddy. Let's go. Isang sundalo noong World War II ang nakatanggap ng may pinakamataas na parangal sa US military kahit wala siyang dalang baril. Paano nangyari yun? Hey at welcome sa aking panibagong video. Kung gusto mo na mga ganitong video, mag-subscribe lamang sa aking channel at pindutin ang bell notification para notified ka sa mga susunod kong uploads. Isang sundalo ang naging bayani na hindi man lang gumamit ng anumang sandata o baril at nakapagligtas ng 75 na tao na siya lamang mag-isa at nakatanggap ng isang may pinakamataas na parangal sa US military noong World War II. Ang pelikulang Hacksaw Ridge na binasi sa totoong buhay ni Desmondos na pinagbibidahan naman ni Andrew Garfield ay isa sa mga pelikulang tumatak sa kasaysayan. Si Desmondos ay isang US Army Medic awarded Medal of Honor by President Harry Truman dahil sa pagsalba ng mga sundalo noong World War II laban sa mga Hapon. Subalit hindi naging madali kay Dos ang lahat. Bago siya itinalaga bilang medic ng infantry, dumaan muna siya sa maraming pagsubok noong boot camp training nila. Isa siyang Seventh-day Adventist na pinag-aralan ng Biblia. Isinasabuhay ang 10 utos ng Diyos at naniniwalang ang Sabado ang tunay na araw na pagsimba. Sinasabi na si Desmondos at ang kanyang pamilya ay vegetarian dahil kanila ding sinusunod ang paniniwala ng Seventh-day Adventist. Dahil sa paniniwala niya sa salita ng Diyos, di siya pumasok ng military upang pumatay dahil nakasulat sa Exodus 20 verse 13, huwag kang papatay. Kaya naman pumasok si Dos sa pagiging sundalo para tumulong sa pwede pang mabuhay. Noong mga panahong iyon ay nagtatrabaho si Dos sa Newport News Naval Shipyard. Ngunit mas pinili niya pa rin maging isang sundalo at makasama sa United States Army noong April 1, 1942. Siya ay kabilang sa 77th Infantry Division Unit. Itinalaga siya bilang isang rifleman, subalit lakas loob niyang pinanindigan na hindi siya hawak ng baril. Noong unang panahon, kahit medics ka, kailangan mo pa rin magdala ng baril bilang self-defense. Dahil sa pagnanais niyang maging military medic at pagtitiwala sa Diyos, humingi ng tulong ang kanyang ama na dati ding sundalo at inilapit niya ito sa dati niyang commander officer na may mataas na katungkulan sa US military. Upang maituloy ni Dos ang pagnanais na maging isang infantry medic, si Dos ay tinulungan ni Captain Stanley Wood na lumipat sa medics. Tinulungan din siya ni Captain Stanley Wood na makapag-off ng araw ng Sabado katulad ng ibang sundalo na nag-off ng araw ng Linggo para makapagpahinga o makapunta sa simbahan. Subalit hindi naging madali kay Dos ang lahat. Nang siya ay maging isang medic trainee, maraming beses siyang pinag-iinitan at may pagkakataon pang pinagtutulungan siyang bugbugin ng mga kasamahan dahil kanilang iniisip na palagi na lang pinagbibigyan ang kahilingan ni Desmond. May mga pagkakataon pa na pag nagdarasal si Dos, binabato ito ng kung anong bagay at pinag-iisipang baliw. Nagbago lamang ang pakikitungo ng kanyang mga kasamahan sa kanya nang sila ay tinulungan ni Dos sa unang pagkakataon. Habang sila ay pagod sa kanilang training kung saan ay kailangan nilang tapusin ang tinatawag na 25 miles march training sa loob lamang ng 8 oras, ay nagawa pa rin ni Dos na tulungan ang bawat isa sa kanyang mga kasamahan. Dito, napukaw ang damdamin ng mga nambubugbog sa kanya dahil kahit na pinagmamalupitan nila ito, ay nagawa pa rin silang tulungan ni Dos. Si Dos ay naitalaga bilang isang medic sa kanilang unit para tulungan ang kanyang mga kasamahan pag sumabak na sila sa giyera. Dumating na nga ang unang araw kung saan lalaban na ang grupo nila Desmondos sa lugar ng Guam upang protektahan ito laban sa mga Hapon na gustong sakupin ang lugar na ito. Bawal na barilin ang mga medics dahil maituturing ito na war crime. Subalit ang mga Hapon ay pinagbabaril pa rin ng mga US infantry medics para wala nang gagamot sa mga sundalong matatamaan. Ang pangalawang labanan ng mga kasamahan ni Dos ay naganap sa Leyte, Philippines, kung saan ay nabaril si Dos ng mga kalabang Hapon. Subalit hindi ito tinamaan ng bala, kaya naman ang kanyang mga kasamahan ay naniniwala na rin sa kanya dahil daw di umano kasama ni Dos ang Panginoon. At dahil sa pangyayaring iyon, ay humingi ng tawad ng kanyang kasamahan na dati din nag-alipusta sa kanya, nagsabi na isama ito sa panalangin. At ang huling laban ni Desmondos at ng 77th Infantry Division laban sa mga Hapon noong April 1, 1945.
Ang labanan ay naganap sa Pasipiko na may layong 350 miles sa timog ng Japan at tumagal ang labanan sa loob ng 81 days. Mataas ang kinalalagyan ng kampong yon. Kailangan pa ng lubid na hagdan upang makaakyat sa taas at doon sinalubong sila ng kanyon ng mga bala mula sa kalaban. Kailangan nilang umusad upang makuha ang buong kampo ng mga Japanese troops. Marami na rin sa kanila ang sugatan. Sinalubong ni Dos ang lahat ng bala upang makuha niya ang mga kasamahan na may mga tama at mailagay sa ligtas na lugar upang maghapon. Di kinaya ng US troop ang puwersa ng Hapon, kaya naman pagpasya nilang umatras pansamantala. Habang umaatras sila Dos, nakita niya marami pang kasamang buhay na hindi makakatakbo dahil sa mga sugat na tama ng baril. Hindi nagdalawang isip si Dos at binalikan ang mga sugatang kasamahan upang tulungan. Binaba ni Dos ang mga sugatan sa pamamagitan ng lubid mula sa itaas. Nagkataong may mga naiwang mga bantay na sundalo sa ibaba at nagtataka kung sino ang nagbababa ng mga sugatang kasamahan. Dalawang araw at dalawang gabing inikot ni Dos mag-isa ang war zone. Siya ay uhaw na uhaw at gutom na rin. Bawat taong maisalba ni Dos, sinasabayan niya ito ng dasal na "Give me one more, Lord." Na hanggang umabot sa 75 na sugatan ang naibaba niya at siya na lang naiiwang buhay sa itaas. May pagkakataong ding ginamot niya ang isa sa mga sugatang kalaban. Ang lahat ng sugatan ay dinadala niya sa kampo ng US. Pinagtataka ng opisyal kung bakit mayroong mga dumarating na mga sugatan. Samantala, wala namang naiwan doon sa lugar ng kalaban. At doon nila nalaman na si Desmondos ang dahilan ng lahat. Pangalawang pagsalakay, nagdasal sila at si Dos ang namuno. Dahil sa nakita nila ang katatagan at pagtitiwala ni Dos sa Diyos, matagumpay nilang nakuha ang Okinawa. Si Desmondos ay nakatanggap ng may pinakamataas na parangal na Medal of Honor at ito din ang naging inspirasyon ng US military sa buong kasaysayan nila. Kung ikaw ang tatanungin, kaya mo kayang pumunta sa isang gyera na walang anumang armas na dala, kagaya ng ating bida sa video na ito? Comment ka lamang sa baba para malaman ko naman ang opinion mo. Kung nabiting ka sa aking kwento, huwag mag-alala. Mag-subscribe lamang sa aking channel dahil marami pa akong ibabahagi sa inyo. Salamat sa panonood. Peace! Salamat po sa ating tagapanood and sa ating supporters ng channel na ito. Thank you so much po sa inyong lahat. So kung nagustuhan itong video na ito, baka pwede nyo po ako bigyan ng isang like dyan. And share nyo din sa family and friends nyo. And my YouTube channel and click the notification bell para updated po kayo sa next pa nating video. And happy 11,000 subscriber na po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po sa tuloy na pagsuporta sa ating channel. So ayun lang. Kita-kita po tayo sa next pa nating video. Peace out and goodbye. See you in my next video.